Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Natitipon tayo bilang isang bayan ng Diyos sa harap ng Kanyang hapag habang patuloy tayong naghahanda para sa Kapaskuhan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Hilingin natin ng biyaya na tulad ng ating mahal na ina ay matuto tayong magtiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kawan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala na sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sa bahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak na lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia! 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 Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Alam ho natin ang pakiramdam ng takot. Pag yung iba, takot sa ipis, kapag lumipad na yung ipis, hindi makagalaw. Lumalayo kasi ayaw madapuan nung lumilipad na ipis. May takot. Kapag yung isang tao, takot sa matataas na lugar, hindi lang basta nalulula. Pero para bang hindi magalaw yung mga paa, hindi maigalaw yung mga binti para makalakad kapag nakikita o kaya ay nasa mataas na lugar. Kapag takot sa dilim yung isang tao, nakikita pa lang yung lugar na malayo, na madilim, hindi basta-basta nakakapasok. Hindi basta-basta mapuntahan yung madilim na lugar na iyon. Kapag tayo nakakaramdam ng takot, alam natin na hindi tayo makagalaw. Kapag binabalutan tayo ng takot, hindi tayo basta-basta nakakaalis sa ating lugar o di kaya ay nagagawa yung dapat nagawain. Ganun ang ginagawa ng takot sa atin. Takot man sa anong bagay, takot man sa lugar, takot man sa karanasan. Laging napipigilan tayo sa ating paggalaw. Lagi tayo napipigilan sa kung anong dapat nating gawin, sa kung anong dapat nating padutunguhan o di kaya ay dapat tapusin. Napipigilan, hindi makagalaw. Ngayon, kung titingnan ho natin yung ating ebanghelyo, nandun yung pagbati ng anghel kay Maria. Huwag kang matakot. Pero bago sabihin nung anghel yung mga salitang "huwag kang matakot", ang bati ka agad sa kanya ng anghel, "Matuwa ka,
Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Matuwa ka, magalak ka, dahil maganda ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Kung titingnan natin yung mga linya na yan, hindi ba minsan dapat din talaga tayong matakot? Bakit? Para ho sa mga magulang dito, paano pag biglang sinipag yung inyong anak? Biglang naging extra malambing, biglang naging extra sipag, nilinis ang buong bahay, dati-rati, konting walis lang ang ginagawa. Nagpapakitang gilas. Minsan, hindi ka ba matatakot? May kailangan to. May kailangan sa akin to. O di kaya, isang kaibigan lalapit sa'yo, pupurihin ka nung kung ano-ano. Uy, ang ganda-ganda mo ngayon. Nagniningning ka. Ang gwapo-gwapo ngayon. Ang gwapo-gwapo mo ngayon. Magtataka ka rin, ano kayo pinagsasabi nito? Baka mangungutang to. May takot na halo kapag hindi mo maintindihan yung pagbati, kapag hindi mo maintindihan yung kinikilos nung kakilala mo. Dahil pagkatapos nung kagandahang loob, yung kagandahang asal, matapos gawin yung isang bagay na kakaibang ginagawa, para bang may kapalit na hinihingi. At marahil, yun din yung naramdaman ng ating mahal na ina noong mga sandaling iyon. Ano tong pagbati na ito? Ano kayang ibig sabihin nito? Baka pagkatapos ng pagbati na iyon, baka mayroon ding hihingin sa akin. At meron nga. Dahil matapos mabalita na magalak ka, ikay kalugod-lugod sa Diyos, meron kang misyon na gagampanin. Meron kang gagawain na inihahabilin ng Diyos para sa iyo. Nakakatakot dahil para bang hindi naman niyakap ni Maria, hindi naman pinili ni Maria yung misyon na ibinibigay sa kanya. Pero ano rin po yung matututunan natin sa pakikinig ng Maria at sa pagtanggap ni Maria dun sa misyon na binibigay ng Diyos? Sa kabila ng takot na nararamdaman natin, ano bang madalas na naririnig natin para mabawasan yung takot? Hindi mawawala minsan yung takot na yan, kundi nababawasan. Anong sasabihin ng mga kakilala natin? Magtiwala ka. Okay lang yan. Huwag kang matakot. Kapag nasa mataas na lugar, magtiwala ka. Hindi naman bibigay yan, tinutuluyan mo. Magtiwala ka. Magiging okay din ang lahat. Magtiwala ka. Wala namang mangyayari sa iyo sa madilim na lugar na iyan. Tiwala ang hinihingi sa atin sa kabila ng takot na nararamdaman natin. Pero alam din natin na hindi ganun kadali magtiwala. Hindi natin basta pinagkakatiwalaan yung hindi natin kakilala. Hindi natin basta pinagkakatiwalaan yung lugar na hindi pa natin napupuntahan. Hindi natin basta pinagkakatiwalaan yung hindi familiar para sa atin. Dahil alam natin, kaya tayo natatakot ay dahil iniingatan din natin yung ating sarili. Iniingatan din natin na hindi tayo mapahamak. Iniingatan din natin na hindi tayo basta masusugatan, na hindi tayo madadapa, na walang mangyayari na hindi maganda sa atin. Pero sa kabila ng mga bagay na iniingatan natin, kapag hindi tayo nagtiwala at hinayaan lang nating mabalot tayo ng takot, hindi tayo makakagalaw. Pero hindi lang basta tiwala yung hinihingi sa atin. Dahil gaya ni Maria, ang pinakita niya sa atin ay tiwala sa Diyos.
tiwala sa plano ng Diyos. Dahil kapag malinaw sa atin at nagtiwala tayo sa plano ng Diyos, wala namang hahangarin ang Diyos sa atin, kundi ang ating kabutihan. Pero siguro ang tanong din sa atin, paano ko ba malalaman yung plano ng Diyos? Paano ko malalaman na yung kagustuhan ko ay ang kagustuhan din ng Diyos? Paano ko malalaman na yung plano ko ay plano din ng Diyos para sa akin? Kung yung plano natin ay pawang mabuti, kung ang ninanais natin ay kabutihan, kung ang hangarin natin ay maganda, malamang sa malamang, yan din ang plano ng Diyos para sa atin. Kung yung pinipili natin ay makapapahamak ng iba, kung yung pinipili natin ay makakasira ng iba, kung ang pinipili natin ay hindi makabubuti para sa iba, hindi ba obvious yon na mag-isip-isip tayo na hindi yun ang plano ng Diyos? Pero bakit ba natin nagagawa yung mga bagay na yon? Dahil minsan, mas nangingibabaw para sa atin yung ating pagiging makasarili. Iniisip agad natin, ano bang para sa akin? Ano bang makukuha ko? Ano ba yung mabuti para lang sa akin? Ano ba yung mas okay sa akin? Pero hindi natin naiisip kung ano din ang mas mabuti, kung ano din ang okay, kung ano din ang maganda para sa iba. Minsan yung hingin nating biyaya. Matapos tayong tumawid mula sa takot at maibigay yung ating tiwala, huwag lang sana nating makita yung pagtitiwala natin sa Diyos sa Kanyang plano. Pero makilatis din natin kung ano yung plano natin. Yung plano ba natin ay nakaayon ba sa plano ng Diyos? Yung plano ba natin ay nakabubuti hindi lang para sa atin, kundi para sa iba? Yung plano ba natin ay maganda hindi lang para sa atin, kundi maganda rin para sa ating kapwa? Nang sa gayon ay tunay na mangibabaw yung plano ng Diyos, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabadaan, naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Panginoon ang ating mga natatanging kahilingan at alalahanin natin ang mga taong humihiling ng ating panalangin at pinangakuan natin ang ating mga panalangin. Mapagmahal na Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming inihintay, sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amin, ipinakaya, nanamataya ang iyong anak na buhay ni ng Mesiyas at magpapalik sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Oh, no.
piling naming kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang haring darating, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.